Ito na yung nabaling pin guide ng caliper, holder to ng caliper. So yan ayay. Medyo hindi masakit. Magandang araw mga kauto. Dito na naman tayo, mayroon tayong ayusin na van, DA64 na Suzuki van. So, ang sira nito, suspension, yung lower arm, tsaka magpalit din tayo ng disc pad kasi nahulog yung isang disc pad nito. Medyo kumalas kasi nabali yung bolt, yung pin na bolt niya. Tsaka itong suspension, maluwag na yung ball joint niya. So ito lang naman ang ayusin natin. Pero ang mangyari dito, i-repair natin ang suspension. Itong ball joint ng lower suspension arm niya. Ito yung disadvantage ng DA64. So maganda naman sana itong sasakyan na to. Medyo komportable maneho. Kaya lang may disadvantage kasi nga kulang pa yung mga parts na mabibili sa mga auto supply. So medyo kulang pa, hindi pa kumpleto. So, kung makabili ka man, punta tayo sa surplus. Doon sa surplus, maraming mabibili mga tingi-tingi na parts. Kung nakikita nyo yung isang upload ko na wala rin kaming mabili na parts, yung engine support niya na pinagawa lang doon sa paggawaan ng mga guma, mga bushing, mga engine support, pinagawa lang kasi walang mabiling engine support na kapareho nitong DE64. Ito ngayon, suspension arm ang walang mabili. So pakita ko lang sa inyo kung paano natin i-repair to, para naman kung kayo yung masiraan, hindi na kayo mag-abala pa na bumili sa auto supply kasi wala pang mabibiling parts. So ito, i-press muna natin to. So kung paano natin to gawin, yan, panoorin nyo lang. Bago po ang lahat, mag-shoutout muna ako sa member ng aking channel. Si shoutout sa kay Kitan Channel, tsaka sa bago kong boss na nagpa-member din, si Boss Joshua Apelo. So, mega love shoutout sa inyo dyan kung nanonood man kayo ngayon. At shoutout din sa mga nag-comment sa latest video ko na sina Leia daw, Clarina Channel, AC Michael TV, Aling Lakwatsera, Lover Faith, Judith M. Pascual, Hazy Cheesy, at kay Park Olympic Guangyung. Mega love shoutout sa inyo dyan. So, ito pa, umpisa na tayo sa ating trabaho. Ayan, susukatin natin itong, ito yung pang press natin. Galing to sa gear. Parang pulley gear ng water pump ng scrum. So sukat na sukat yung butas niya. So ito yung diin na natin para ma-press natin tong ball joint. So lagyan muna natin to ng grasa. So kung kayong gagawa, kung gusto niyo yung gayahin tong ginagawa natin habang wala pang mabibiling parts, so ito lang muna gagawin natin. Siyempre punuin natin to ng grasa. Tapos kanina nagbili na kami ng boots nito kasi yung lumang boots niya sira na, so nagbili tayo ng rubber boots para hindi papasokan ng dumi o yung mga putik pag naulanan o maulan na nagbiyahe. So lagyan muna natin ito ng grasa, pupunuin natin. Tapos pag nakita natin puno na, so ipipress na natin. Yan, ito yung gagawin natin. Yan, yung gear, siya yung diinan natin para pukpukin yung ball joint. Yan, yung likuran ng ball joint para ma-press. Tapos titingnan natin yung bola kung mahigpit na. Yan, pag mahigpit na, okay na to. Tapos linisin, siyempre linisin natin muna tong suspension bago natin ikabit. Lagyan natin, ilagay din natin yung boots na nabili natin. So ito ang ginagawa ko muna ngayon, lilinisin ko muna tong
rotor disc niya, kasi pagkatapos natin maikabit mamaya yung suspension na inayos natin, siyempre isunod natin tong brake pad. So linisin muna natin to bago natin ikabit tong suspension. So itong suspension arm na hawak ko, lilinisin muna natin to bago natin i-assemble yung bolts niya. So ayan, nilinis na natin tong suspension arm. Ayan, pakabit na tayo ng bolts niya. Lagyan muna natin ulit ng grasa. Ayan, bago natin i-assemble yung bolts niya. Bago natin ilagay. So punuin natin to ng grasa. Ayan. Ito yung bagong boots. Yan. Medyo mahigpit pa kasi bago. Tapos ibalik natin yung lock niya. Meron kasi itong parang circlip spring pang lock. Ang gamit nito is ilock niya yung boots dito sa bakal para hindi iluluwa yung rubber pag paikot-ikot na o paliko-liko na yung sasakyan. So gagalaw-galaw kasi to. So ito yung purpose niya. Siya yung kakapit para hindi iluwa yung bolts, para hindi papasok yung mga alikabok, yung mga dumi-dumi, yung mga putik. O kaya ay mga tubig, pag, lalo na pagbaha. So ayan, punasan natin. Ayan, okay naman na siya. Para na ring bago. So yan, mahigpit mahigpit para hindi talaga mapasukan ng mga dumi-dumi, mga alikabok, mga tubig o ano paman. So yan, katapos dito iliha muna natin to kasi may magaspang na portion dito sa dulo ng bula niya, yung ball joint, para naman di tayo mahirapan pag ipasok na natin o ikabit na natin. So ayan, lagyan ko ulit ng kunting grasa itong dulo para hindi ako mahirapan pag ipasok ko na dun sa arm, dun sa may hub. Ayan, medyo, yan papasok na pero sorry, hindi nyo makita yung kung paano ko ipapasok kasi may malaking tuhod na nakaharang. So ayan, napasok na yung bula, yung pin ng ball joint. Ayan. Tapos doon sa bushing, sa may bushing, ikakabit yan. Ikakabit din natin yan. Tapos dito sa kabila, ayan. So ito na yung nabaling pin guide ng caliper. Holder to ng caliper. So nabali siya kaya kumalas yung brake pad. So ang gagawin natin, punta tayong machine shop kung ano magagawa dito. Ilugtong ba to o magpagawa tayo ng bago. Ito yung isa. So okay pa naman to, hindi pa naman to bali. So ito yung sa right side, yung nabalian. Yan. So linisin muna natin to tapos punta tayong machine shop, paggawa natin yung nabali. So ayan, dito na tayo ulit. Inabutan tayo ng isang araw. Yan, oh. Kinalawang na yung rotor disc kasi medyo natagalan paggawa ng pin. Yung nabali. So ito na. Yan, ito yung luma. Tapos ito yung bago. Yan, nagawa na ng paraan doon sa machine shop. So pakabit na tayo nito. Linisin muna natin itong rotor disc bago natin ito ikabit. Okay naman yung paggagawa niya. Yan, oh. So linisin muna natin itong rotor disc tapos kabit natin.
sa mga manonood nga pala ngayon dyan, kung nagustuhan nyo ang ating video, eh paki-like at paki-share na rin sa inyong mga kapamilya, kapuso, kapatid. At kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, ay paka-subscribe po at pindutin ang notification bell para updated po kayo kung meron tayong bagong upload. So, ito yung higpitan natin dito sa taas, tapos tanggalin natin ulit yung sa baba para ikabit natin ang disc pad. Yan. Ito yung kung paano magkabit ng disc pad. Yan. Iangat nyo lang sa taas itong caliper. Yan. Tapos i-press natin to. Kabit natin yung mga clip holder ng disc pad. Yan, ayay. Medyo hindi masakit. Ito yung dapat bantayan nyo din pag nagkabit kayo ng disc pad. Bantayan nyo yung caliper na hindi siya agad mahulog. Baka matudtod yung kamay nyo. Kasi nagdanghag yata yung caliper. Kaya mag-ingat-ingat din pag kayo nagkabit.